What's up mga katropa and welcome to my vlog. My name is Joms at isa na namang bagong episode ng Junk with Joms ang inyong matutunghayan ngayon dahil i-share ko sa inyo ang mga naging experience ko nung first year college ko sa Adamson University as a BA Communication student. So huwag na nating patagalin pa itong episode na to at simulan na natin tong Joms with Joms episode 2. So guys, so i-share ko sa inyo yung mga 5 key experience na na-experience ko nung last year as a first year communication student at Adamson. Dahil ito yung first time na pure online class ang kaliwas dun sa nakasanayang face-to-face classes dahil nga nung last year nasa peak po tayo ng COVID-19 pandemic. So, the first key experience as a first year communication student in Adamson was online class. So, kaya nga online class dahil pure online lang through Blackboard. Lahat ng mga exam ay na-experience ko through Blackboard. Blackboard Learn o yung learning management system ng ADU o ng Adamson University. Usually kasi ay more physical talaga eh. So kailangan mo talaga mag-review ng mag-review. Pero ngayong online class, pwede namang mag-review ng mag-review. Pero kailangan mo makipag-collaborate with your classmates so that hindi ka masyadong mapag-iwanan. And then, ang napansin ko nung first year ko sa ADU was more yung prof, exact time talaga sila nagpapaschedule ng Google Meet. Usually kasi Google Meet yung ginagamit namin as a synchronous classes. Yung schedule ng synchronous classes is isang beses lang po sa isang linggo. And then, asynchronous classes is dalawang beses po sa isang linggo. Depende po sa naka-assign na schedule ng aming online class, whether it's synchronous or asynchronous. Number 2 naman po sa ating list ay ang time management na kung saan you have to cope with the time management in order to makapagsabayan ka sa nakatakdang schedule ng inyong online class. Usually kasi sa mga naging experience ko last year nung first year college ako as a communication student, I realized that I have to cope with the time management in order to be with the scheduled time for the synchronous classes. So yun isa sa mga naging experience ko noon. Kasi kailangan mong gumising ng maaga eh. Supposedly dapat mga 8 o'clock ng umaga gising ka na kasi exactly 9 o'clock magsisimula na yun synchronous classes nyo. At usually kasi ay yung prof nyo ay nagpapa-attendance to make sure that the class are now here in the online class session or through Google Meet man or through Zoom. So you have to cope up with the time management. At number 3 naman po sa ating listahan ay cooperate with your classmates. So isa rin sa mga key experience ko nung first year college was cooperation with my classmates, especially in times of activities like yung mga reporting, yung mga vlog, video, and so on and so forth. So syempre, kailangan makipag meet up ka or makipag cope up ka sa mga kaibigan mo like mag-online meet kami ng mga kaibigan ko, ng mga classmates ko to make sure that despite na magkakahiwalay kami remotely
we stay close to each other, and ito yung isa sa mga natutunan ko na despite na absence of a face to face and hindi mo talaga sila makita in person, ay nakikipagsabayan pa rin ako sa mga katropa ko, which is through Messenger, through Google Meet, especially pag may exam, kailangan mo talaga humingi ng tulong. So ganun yun naging experience ko. So kaya yun, napalapit ako ng close na close talaga sa mga katropa ko ngayong college. At I'm very grateful to them that kahit na malayo kami sa isa't isa, ay talagang na-build up yung relationship namin with all of my classmates. At pang-apat sa listahan ay being resourceful. So, natuto ako kung paano maging resourceful ngayong, actually ito lang pandemic eh. Dati kasi hindi ako masyado resourceful eh. Kumbaga palagi akong maasasama ng tao. Pero ngayong online class ko, kung paano maging resourceful. Activities. Pag mag-activities ka, maasasama or yung pagiging resource. Hindi naman ako masyado nagla-laptop during online class and ng online class kasi hindi. Kaya para naman mapanatili na present ako during the online class, pwede naman, cellphone lang talaga yung madalas kong ginagamit. So, I am okay with the using of phone during synchronous and also asynchronous. So, yun ang isa sa mga natutunan ko na maging resourceful. At last but not the least, ang isa sa mga pinaka key experience ko during online class ay yung ano bang tawag doon, yung itawag yan doon eh, pero ito yung pagiging creative. So natutunan ko last year kung paano maging creative, like yung paggawa ng mga activities, pag-review ng mga exams at iba pang mga performance task. So sinamantala ko na tong time na to make a creative way, kasi honestly sa totoo lang very creative akong tao. At itong time ng online class na to and also this pandemic, mas natutunan ko pa at mas napalakas ko pa yung pagiging creative ko. At I'm very glad that I have learned some experiences na hindi pa nagagawa ng iba. Itong creativity. So, masaya na despite of online class, talaga namang natutunan ko na itong pagiging creative. Hindi lang creative, resourceful, time management, online class, and then cooperation with your peeps. Mahalaga itong mga five key experience ko. At na talaga namang madadala ko once na natapos na itong pandemic na ito. At ngayong nalaman nyo na five key experiences ko as a first year communication student, sana ay may natutunan kayo sa episode na ito na talaga namang magiging inspirasyon nyo sa inyong future. Kaya hanggang sa susunod na episode ng Jams with Joms, Joms Alagos here at nagsasabing, be confident para marating mo ang inyong future. Mabuhay at maraming salamat po.